affordable coffee, and sabi ng mga friends namin, malapit sila sa lasa na Starbucks, and kaya ngayon titikman natin. Let's go. Kumusta mga Richkids? So today is meron kaming titikman, and naintriga kami dahil sabi ng mga ibang reliable friends namin. Reliable friends. Na malapit daw yung lasa niya and sobrang close enough sa Starbucks. Mm-hmm. So medyo I'm suspicious. So why don't we try them? At galing to sa? Yeah, so galing ang lahat ng mga to sa Bloom and Brew Coffee. So bago ang lahat, pwede nyo i-like and follow ang kanilang Facebook page. So, nandyan yan sa tabi-tabi. So, a brief background lang, guys. Yung mga owners daw kasi, mahilig sila sa coffee. Like, they are really coffee enthusiasts. And naisip nila, why don't they brew their own coffee? So, nag-start sila no 2019. So, nag-hop sila from one cafe to another para matry nila yung mga iba't-ibang kinds of coffee. Tapos, guys, mag-jowa kasi sila. Tapos, yung gift, pagbibigay nila ng gift sa isa't isa, nag-evolve. So, yung mga binibigay nila, yung mga coffee-related items na. Tapos, nagkaroon ng quarantine. So, din nila na perfect yung mga flavors na to na gusto nila. And yung family nila naging part ng taste test. And finally, na-launch nila yung mga products nila last year, August 2020. So, kasama nandito yung matcha tsaka yung strawberry milk. So, kung na-intriga ka naman sa prices, talagang sobrang affordable. Kitang-kita yun naman, sobrang affordable, yes, na affordable ng mga prices nila. At kung marami ka pang katanungan sa buhay, ang kanilang contact number ay nasa baba. Nandyan. Habang nakikita mo ang contact number, pwede na rin kayo mag-subscribe sa aming YouTube channel. Mm-hmm. So, let's start! So, to ensure freshness consumed within 3 days upon purchasing, best serve and chill shake well before you drink. Thank you for letting us be part of your coffee experience, Anton and Nicole. Mocha Loca. So, ang sabi sa Mocha Loca, it's made for those who like their coffee combined with a taste of chocolate. Chocolate. Siyempre. Definitely a dessert on its own. Mocha Loca. Ang cute ng pangalan Mocha Loca. So, yung Mocha Loca, guys, isa siya sa mga coffee-based drinks nila. So, gaya ng sabi nila kanina, it's a dessert on its own. So, para sa akin, medyo nandun pa rin yung paet. Pero, sa mga coffee lovers, feeling ko matamis na sa kanila yan. Kaya nila nasabing dessert on its own. Mas nalalasahan ko yung coffee, pero nandun din yung chocolate. So, for me, hindi siya dessert. Kasi hindi ako masyadong coffee lover. So, para sa akin, mas powerful yung coffee flavor niya. Pero, matamis naman. Pero hindi siya ganun super katamis para sa akin. Ako, feeling ko, yung coffee nila is nakukuha nila din sa Pilipinas. Paano mo nasabi? Wala kasi, lasang Pilipinas yung kape. Mm. Pero okay lang. Siguro yung timpla, yung balanse ng coffee at saka ng milk, okay na okay. Masarap siya. Pero hindi nga siya yung parang dessert type. Kasi hindi naman siya ganun matamis. Mas nangingibabaw yung kape. Pero masarap siya. Yes. Ito yung ano, magigising ka na dito sa Mocha Loca nila. So dito ulit tayo, guys. Next naman yung Sweet Barako. Nakakatakot. Pag narinig ko yung Barako, parang pinig ko sobrang pait pa din. Kahit may sweet sa pangalan. It's made for those who like the perfect combination of milk, right amount of sweetness, and maintained strong coffee aftertaste, or simply said, bold yet sweet. Oh, I'm intrigued naman yung bold yet sweet. Mukhang nag-enjoy ka. Hindi, masarap eh. Siguro siya sa mga kaibigan ko nagsasabing lasa sila ng kalasya ni Starbucks. Hindi naman niya kalasa, pero kabalansya niya ng timpla. Especially yung barista fame. Kabalansi siya ng lasa ng barista fame. Pero hindi niya kalasa. Oo. Pero kabalansi niya. Masarap to, guys. Yung sweet barako niya. Compare dito, ito mas matamis siya kasi sabi nila, dessert on its own. Pero mas gusto ko to. Hindi ko alam kung bakit, pero di naman ako masyadong mahilig sa mga mapapait na kape. Pero feeling ko, mas nalasahan ko dito yung combination, yun nga, yung combination ng coffee and yung milk. Oh, alam mo siya barista fame, di ba? Hmm.
yung balansin yung lasa niya. Mm-mm. Parang ganito. Makukuha nila. Tsaka nandun nga yung sinasabi ng aftertaste. So, next naman guys, yung Mestiza Latte. So, Mestiza Latte with vanilla. It's made for those who prefer their coffee creamy and tasty. Ay, that's for me. I think that's for me. Ganun rin ako. Ano kasi gusto mo? Ano? Ang sabi mo? Kape na gatas. Gatas na kape. Ito na ba yun? So, guys, para sa akin, Mestiza nga siya. Ano? Yoyo na! Ang paat! Ang reason, wala kasi siyang sugar. Wala siyang sugar. Pero creamy siya. Creamy siya, tapos yun doon yung paat. Kaso walang sugar. Para sweet Barako siya, inalisin ng sugar. Bigla ako. I'm waiting for that. Kaya pala tumutuwa ka. Namumulay natin ako. So, ayan guys. Creamy siya. Pero wala siya sugar. So, mapait siya. Kung tatanungin niyo kasi ako, ang gusto ko lang naman is either black. Black or either may sugar or cream. Ayoko ng black na may sugar. Ayoko ng black na may cream. It's either may cream or sugar siya or pure black lang siya. Pero doon ako sa pure black. Mas gusto ko yung lasa ng pure black. Ah, so mali. Nagkamali ako, guys. So, yung Mestiza Latte kanina, it's made for those who prefer their coffee strong and creamy with milk but no sugar and best paired with cookie, brownie, cinnamon rolls, or anything sweet. Oh, parang kailangan ko ng ganun. Yeah, so Mestiza Latte, this time with vanilla. So, it's made for those who prefer their coffee creamy and tasty. Yes, that's... Ngayon, masasabi ko na talaga na that's definitely for me. Kasi nagkamali lang ako ng description dito kanina. Try. May trust issues na ako. Tingnan mo. May trust issues na ako bigla. It's for me. So sarap, finally. So next naman guys, yung sweetened, yung signature black. It's made for those who like their coffee plain and bold. So that's definitely not for me, guys. Like, ang dami ko natikman ng signature black, but still, it's so definitely, it's for me. Yes, I know. Muy bien. Senora, siyang, kinikilig ako sa lahat. This one is one of my favorite coffee. Parang kalapit siya ng lasa ng cold brew ng Starbucks or CBTL. Hindi na lang ako sure which of them yung mas kalapit niya, pero malapit siya. And wala, black coffee is always a black coffee. It's the best coffee. Yes, guys, so it's black coffee. So next. Inumin muna. Saan namin galing yung mga cute na mugs na to, no? Galing namin to sa Prezi Avenue. So, gumagawa sila ng mga customized mugs. At the same time, meron din silang ano, giveaways. Ganun. So, ang sabi sa matcha latte, it's made for those who want a healthy drink as matcha is well known for its antioxidant properties. It's a perfect blend of matcha and milk. Para nung binubuhos ko siya, sobrang thick nung nakita ko. Siguro mas creamy lang yung sa SB. Yummy! Mas creamy lang sa SB, tsaka mas sweet ng konti. Although when it comes to tea, mas gusto ko kasi yung puro. So kung tatanungin mo ako, mas gusto ko na less sweet siya. Mm-mm. Pero more creamy. So kung dadagdagan mo yan na more creaminess, siguro yun yung perfect para sa akin. Ako perfect na to para sa akin kasi nandun yung creaminess, nandun yung thickness. Pero as in yung matcha, kuha-kuha yung matcha. Oo, yung flavor. As in, nandun talaga. Legit, guys. So, yummy. Next, we're gonna go with the most awaited. Strawberry milk. So, ang sabi dito, it's made for those who love strawberries. Fruity, milky, and not too sweet, and made from fresh strawberries. So, kitang-kita nyo naman, guys, totoong strawberries to. Hindi yes. Lang sa... It comes basta... with real strawberries. Yeah, so, paka-shake mo. Ay, yes, boss. Isa sa unang real strawberries na tikman ko is real milk strawberries sa Kit&Hanah.
Tignan ko kung ano mas masarap sa kanilang dalawa. Sobrang plain niya. As in, kung anong... Hindi ako napagsalita. Ininom ko na lang. Kung paano mo gustong malasahan yung strawberry and milk, ganun mo talaga siya malalasahan. Pero, alam mo yun, yung sobrang pantay na pantay strawberry tsaka milk. Generous yung amount ng strawberries nila, guys. And kapag ano, kapag tinikman mo siya, yun na yun. It's, kapag sinabing strawberry milk, yun na yun. Nandun yung strawberry, nandun yung milk. At the same time, wala siyang ano, feeling ko wala tong sugar. Tama ba? Wala siyang sugar kasi as in kung ano yung lasa ng strawberries na nagawa kasi may minsan may mga strawberries na sweet, minsan may mga maasim. So for this one, merong asim yung strawberries niya. It's legit strawberry milk. Oo naman, natatamisan ako. Talaga? Maasim kayo mga strawberries? Natatamisan ako. Ikaw na asim. Ay, ayun. Oh. Yung mga malalaki kasi maasim. Yung mga maliit. Tikman mo na ba yung matamis? Mm-mm. Tikman ko na yung matamis. Feeling ko hindi ko siya na-shake ng well. So, ito yung drink na, ano? Halos kalahi siya nung sa Cafe Anna. Pero dahil yung presyo niya is mas mura. Nito. At mas maganda yung pagka-thick niyan. I'll go with that. Yes. This one is the affordable version. Ang favorite ko sa ano na lahat is ito. This is the pampagising na yes, I you know. Need. You don't have to tell me. Ako yung top 3 ko is yung strawberry milk matcha and then yung mestiza latte with vanilla. Yeah, so sa mga kagaya kong hindi coffee lovers, I think yun din yung mga gusto nyo. And sa mga coffee lovers na gaya niya. Yeah, signature black, yung mestiza latte. Nagulat talaga ako dito. So ayun guys, by the way, to ensure sustainability, no, yung mga bottles, kapag bumili kayo, tapos gusto nyo bumili ulit, i-keep nyo yung mga bottles nyo. Kasi pwede nilang i-reuse yon yung mga bottles nyo for 10 pesos off. Ooh, mas pangakamuha. Yes. Anyways, guys, don't forget to subscribe to our channel. I-like na rin page nila and follow them on Instagram. At kung nagtatanong ako, by Richkids, hindi mawawala dyan yan. Woo! Stay weird! Embrace the grind! And see you at the top! Bye-bye!